Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Inumpisahan natin noong isang linggong pag-usapan ang mga lessons, ang mga gains at mga pains ng school year 2020-2021. Sinamahan natin ang ating mga estudyante at pinakinggan ang kanilang mga napulot sa nakaraang taon. Ituloy natin ang kwentuhan ngayong linggo kasama ang sarili nating mga inspiradong guro. Kami po ay nagagalak na makakasama sila sa atin ngayon. Kilalanin natin sila. Ma'am Zel, all the way from Batangas. Mabuhay sa ating mga ka-inspiradong guro. Marivic Aquino Guerra from Taisan National High School. Teaching Senior High. This sem, I'm teaching reading and writing skills. Hello po. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Celeste Bunaw mula sa SDO Manila, I. Rodriguez Vocational High School. Ang tinuturoan ko po ay Filipino Grade 10. Good afternoon to everyone. I'm Nonita Silario. Just call me Net. So I'm from Basa Community High School here in Cebu City. And my grade level, which I'm teaching, is grade 11. And my subjects are organization and management, marketing, reading and writing, and oral comm. So I am Teacher Suiza Almeida. I'm from the University of the East Manila, Basic Education Department, and I'm teaching Grade 10 English. Good afternoon po, ayan mga kakapwa sa Inspiradong Guro. Ako po pala si Sir Bright, pero ako po si Sir Alfred P. Mercado Jr. Ayan. Nagtuturo po ako sa TAPS Achievers Private School or TAPS po dito po sa Isabela. And of course, directed po bilang of course magturo ng high school and of course some elementary subjects po. ICT po ako, ICT kaya medyo natatouch ko din po yung social studies and binigyan rin po ako ng religious education. Ayan. And MAPE rin po. Ayan. So, good afternoon po to sa lahat po. I'm Jacqueline M. Mitra, teaching po sa South Belfort National High School dito po sa Santa Rosa, Laguna. I'm teaching Filipino but actually, I'm a math major. So, since mas kailangan dun sa Pilipina at walang available, so I grab na sa Pilipina nila. So, I'm actually teaching grade 9 as of today. So ngayon po makikita niyo po no na kami po ay tuwang-tuwa kasi hindi lang kami ni Ma'am Gretchen ang nandito. Sinamahan po kami ng aming mga laging kasama pag Sunday. Pero kami lang kasi ni Ma'am Gretchen na nakikita. Sila po nanonood o nakikinig po sa kanilang mga. So ngayon po makikita niyo po no na kami po ay tuwang-tuwa kasi hindi lang kami ni Ma'am Gretchen ang nandito. Sinamahan po kami ng aming mga laging kasama pag Sunday. Pero kami lang kasi ni Ma'am Gretchen na nakikita. Sila po nanonood o nakikinig po sa kanilang mga tahanan. Pero ngayon, in-invade nila kami no. Nandito sila kasama natin at tuwang-tuwa talaga kami na sila po ay makakausap natin ngayong linggo. Okay. So, siguro unahin natin, why are you teachers? So, kahit sino po na gustong mauna. Sige, ako na lang, ma'am. Medyo mahaba, but I will make it short. Actually, 2 years pa lang po ako sa teaching. This is my second year, and I work in a private company for 18 years. So, actually, I really want to become a teacher since high school, kasi my favorite is social studies or history, science. So, ang tumatak sa isip ko, I really want to become a teacher. But, you know, yung sinasabi na nating circumstances, ano, so,
nung pa ano na ako pa college na gusto ko ng trabahong makakapag degree na makakapagtrabaho ako kagad after graduation since I'm the eldest. So the rest is history. I took up business administration major in accounting. I decided to retire kasi sabi ko nakakapagod ang accounting, ano? But sabi ko mag-business ako. Pero, you know, sabi nga, in everything, in every plans, let's ask the Lord for His guidance. So, hindi natuloy until I ask the Lord na, Lord, ano gagawin ko? Kasi I still have 15 more years. And paano ko gagamitin tong 15 na to? Tapos sabi niya, you know, the Lord impressed, di ba sabi mo, gusto mo maging teacher? And everything, nag-DPE ako, nag-review, and I passed the board exam. And then after that, I applied in DepEd. Luckily, I was hired. And yun nga, I start teaching since 2019. Isa sa aking mga pangarap ang maging guro. Isa sa mga. Nais kong maging lawyer at maging journalist or broadcaster either on television or sa radio. At sabi nila, BSE English can lead me to either being a journalist, a lawyer, or a teacher. Eh, nung nasa Philippine Normal University, Manila na ako, parang napapaligiran ako ng mga high caliber na professors. So, sem 1 pa lang ng BSE English, parang na-enjoy ko na ang pagiging guro. And so, probably hindi siya destiny, pero that day, nung na-enjoy ka na sa PNU, minahal ko na ang mundo ng teaching. And I think God led me to where I am today. Hindi man halata, pero ilang dekada na ako sa larangan ng pagtuturo. Field and admin. Teaching and admin. Yun. And I love being a teacher in spite of and despite of things around that. And so good afternoon po. Natatawa ko kay Ma'am Abik a while ago. Because we almost have the same journey. Together with Ma'am Celeste, you know, teaching is not really my first love. So I really, when I was in high school, I graduated in Quezon, sa Quezon po ako. And then during that time, when I was in fourth year high school, my father told me na, anak, paano ka kaya mag-aaral ng college? We don't have the means. Wala tayong pang paaral. So, luckily po, kumbaga one of the recipient po ako ng scholarship during that time. I wanted to become a journalist then. And then yung journalism, sabi nila, wala tayong pera, we cannot afford. So, I enrolled in economics as scholar. Yung scholarship ko is only good for one sem. So, and I have to maintain my grades. So, nag-maintain po ako ng grades hanggang sa third sem ko. So, unfortunately, the second sem ng second year, nawalan pa ako ng scholarship. I stopped. And then I worked in Cavite. I worked there for 2 years. There was one family po in from Marikina. They offered me a scholarship. Nag-isip po ako, I think it's about time to fulfill one's dream. And that is the dream of my lola. She wants me to become a teacher talaga. And the rest is history. Siguro umpisan po natin yung discussion natin dun sa, kasi ang theme natin is really going back to school year 2020-2021. No? Kung gaano naging parang nightmarish siya, no? Na parang to some teachers, parang ganyan yung narinig na parang sa kinatagal-tagal ng Department of Education, parang ngayon lang tayo na windang ng ganito, no? Sa nangyari. So, parang kahapon lang yung mga pangyayaring yun. Oo, tapos last week na. Next week. Diba? Matatapos din pala ito. So siguro, umpisahan natin dun sa pinaka-umpisa. No? Yung mga initial reactions ninyo. Kasi ako, sa review kasi ako nagtuturo. No? So although natigil din kami, pero gusto natin makita from the ground. No? Yung kayo mismo na kaharap nyo yung mga estudyante nyo. Natatandaan niyo po ba yung initial reactions niyo nung in-announce yung lockdown? No? Parang March 16 yan eh.
So ano yung mga naisip nyo noong March 16, 2020 na wala nang pasok? May COVID, may pandemic, at wala nang pasok. Ako kasi ma'am, during that time, ang pamangkin ko kasi hindi na kami nanonood ng TV eh. So hindi ako masyadong aware ko ano talaga yung nangyayari. Yung pamangkin ko na lang nagsabi sa akin na tita, may magkakaroon ng lockdown. Ganito, ganyan, for 2 weeks daw kailangan. So ang ginawa lang talaga namin, since may budget pa naman, di ba nilik sinabi na kailangan kahit papano bumili ng pagkain, mag-stock, ganyan. And yun, wala pa talaga sa isip ko na what will really happen, what really is COVID, kumbaga. So, sabihin ko na siguro mayroon pa rin akong calmness. Hindi pa rin pumasok talaga yung fear or worries sa akin. Yun ma'am, walang masyadong parang, you know, parang cramming na yung iba. Oh, yun na, parang panic buying. Kasi isip ko, ano gagawin natin kung magpapanik tayo, di ba? Oh. Bahala ng Lord. Yun yung sabi ko dun sa kasama ko sa bahay. Dahil ako po ay nasa Maynila noong panahon na yun, para po akong ano, buzzer beater. Dahil nung in-announce, sunod-sunod na po kasi yung ano noon, yung suspensions. Kaya, kumbaga, nagkakaroon na ako ng idea, baka magsunod-sunod, baka tumagal. Kaya nung nag-announce po ng March 15 na 12 midnight ay mag-quarantine ang NCR, nag-desisyon akong umuwi. Dahil feeling ko, di ba po kapag nasa malayo ka, kapag may suspension, ang nasa isip mo ay magbakasyon. Parang magbakasyon sa probinsya. Yun po kasi yung parang nagiging pahinga mo. So dahil ang naging deklarasyon ay 2 weeks, parang kung hindi ako nagkakamali, March 16 to 30, 2 weeks. Naku, malaking bagay yun. Parang malaking bagay yun sa akin na makauwi ako sa family ko. By the way, ano po ako, I'm single mother, dyan po sa Albay. Nandyan po kasi ang anak ko. So parang malaking pagkakataon to, uuwi ako at uuwi. Pero noong time na yun ay punong-puno na ang news feed ng ano ng mga balita na ang mga terminal ay punong-puno na. So hindi na siya safe para umuwi at hindi na rin advisable para sumabay pa doon sa napakaraming pasahero. So pumapatak ang oras, nagdesisyon na akong hindi na umalis dahil nagsara na ang mga terminal, nagsara na ang mga paliparan. Okay, so tenga na ako ng 2 weeks. Pero may isa kong kaibigan na dinrive ako papunta dun sa terminal para i-confirm na wala na lang biyahe o may biyahe pa. Siguro 6 p.m. yon, 6 p.m. Ang dala ko, nakapambahay lang ako at ang dala ko lang ay ang tablet na nandoon ang opisina ko. So, pagdating namin doon, baliktad ang nakita ko doon sa newsfeed at sa personal. Walang tao-tao. Wala nang halos, parang nakakatakot, parang ghost town na ang Cubao. So, may biyahe pa ba o wala na? O baka naman ay maagang idineklara yung ano, yung mga checkpoint. Pero nung pagtanong ko doon sa teller kung meron pa bang biyahe, ang sabi ay may biyahe pa sila ng 9 p.m. at isang bus na lang. Wow, sabi ko, it's a sign na makakauwi ako. Kung ano lang yung bitbit ko, go na ako. At sa madaling sabi, nakauwi po ako ng March 14, 9 p.m. bago pumatak ang 12 midnight. So pagsara ng NCR, nasa boundary na po ako, going to Bicol. Ang initial thought mo kagad, ma'am, is vacation. Yes, vacation. Yes. Suspended. Yay! May vacation. Oo. Suspended. Hindi ako nag-isip ng baka humaba or ano. Basta ang alam ko, April 1, after ng declaration ng 2-week suspension, babalik na ako. Yun lang yung nasa isip ko noon. Diba po that time, Ma'am Grace, no, if I'm not mistaken, patapos na yung klase. Meron po bang naisip yung mga estudyante? Hindi na ako talaga makasyon ito. Mga overwork kasi ang teacher, eh, no? Parang saya-saya ng teacher. Pag may mga ganyan, eh, no? Talagang tinitake mo yung... Kasi ako rin that time, nung nag-lockdown, wala kaming klase sa review. Naku, ang saya-saya ko. Sabi ko, hindi ko ba biyahe? Makakapahinga ako. Ang saya-saya ko noon. Na not knowing, no, na 1.5 years later, lockdown pa rin pala. Meron po bang estudyante? Ma'am Zen, yes. Sa amin po kasi, sa amin sa DepEd, may thought na yung mga teacher na kapag nag-vacation, may suspension, i-extend.
yung school year. Binabawi. Ayaw naman. Ayaw naman. Ewan ko lang po sa iba po natin mga teacher. Meron pa po ba? I agree with you, with Ms. Grace. Tumpak na tumpak ang sinabi mo. Yung, partly happy ka na suspended, pero yung thought na, babayaran namin to. Magbabayaran mo to. Pero prior to the news of lockdown, wala, hindi pa sink in sa akin yung magla-lockdown talaga. Actually, March 13, nag-Quezon pa kami, nag-Lakwacha pa. Oh, pag-usapan po natin, mga ma'am, yung school year 2020 tsaka 2021. Di po ba nag-suspend nung March? Tapos, pahaba ng pahaba yung ano, yung suspension na feel natin na magtatagal to. Tapos nung October biglang nag-declare na may opening yung class natin, may opening yung classes natin for school year 2020-2021. Ano po yung na-feel niyo? Ano po ba yung mga pumasok sa isip niyo? Then can you say po ba na prepared po kayo tsaka yung school? Yung kahabaan ng bakasyon, sabi ko nga kanina, tuwang-tuwa ako. dahil tinuring ko siyang bakasyon, pero hindi rin nagtagal yung saya ko. dahil nagkaroon ka agad kami ng parang contingency plan. Yung ICT namin ay nag-provide ng series of webinars. Ayan ang webinars na hindi naman natin nakasanayan. At hindi, lalong-lalo na sa nasa remote area ako, medyo struggle sa akin ang internet. So, malaking adjustment talaga ang ginawa ko. Lalong-lalo na ang daming activities na hindi namin nagawa. Parang paano nang hindi natapos yung kabila. So, nasanay kasi tayo na bago tayo mag-start, plansyadaan. Para yung mula ay malinis din. Pero paano nga gagawin yung, eto na yung June, July, August, hanggang sa magpasukan. Ayan, so webinars, ang dami. Siguro 2 months, mahigit ang inilaan ng ano namin, ng ICT para sa pag-aaral ng mga online delivery modalities. Kasi sa amin po ay nag-provide yung local government ng mga gamit. So, parang mare-require ka bilang teacher na dapat marunong ka. Hindi pwedeng hindi. So, walang excuse dahil binigyan ka ng gamit. So, kailangan mong palitan yon ng sigasig para matuto ka. So, kailangan aralin, nag-provide yung government ng gadget sa bata, sa teachers. Ang dami, parang naging series of webinars. Pero, tagal-tagal ng pag-stay ko sa rooftop, parang lang makasagap ng signal. Sa Albay po, Ma'am Grace, no? Medyo mahina ang signal natin dyan. Dahil nasa tuktok ka naman yun para may signal ka. Tama. Kahit ano, umakyat ka na sa puno ng niyog, makahanap ka lang ng signal at maisubmit yung kasi may mga output po yung webinars namin eh. So, hindi siya ganun kasimpleng workshop. Talagang hands-on na pagpasok naman ng school year, marunong ka na. So, yun naman ang kagandahan ng training na ibinigay sa amin ng school. Tapos, sa pagsisimula, parang kang naging alien sa munang teaching. Ang dami mong kailangang aralin. Lalong-lalo na yung mga Google products na yun yung primary ginagamit namin. Paano ba to? Mas takot ka pa nga sa totoong sa mouse ng computer mo kaysa sa totoong daga. Parang nakakatakot po pindot dahil nasanay ka dun sa physical na kinakabit-kabit mo sa rooms. So, para siyang nakakaloka yung pagsisimula. Pero parang tirador na kailangan mo munang umatras bago ka mag-take off. Tama ba yung explanation ko? Parang hindi mo matatanggap or hindi ka makakapasok sa mundong yun, sa new normal education, kung hindi mo muna siya tatanggapin. Talagang magre-reklamo at magre-reklamo ka. Pero once na na-organize mo lahat, isa-isa mo ang mga dapat aralin, magiging smooth naman siguro yung trabaho. Napakahirap kung hindi mo tatanggapin yung toong nangyayari. Dapat huwag kang buhay sa pangarap mo lang kundi sa totoong nangyayari
sa Lipunan natin. Oo. So ganun po, tinanggap na lang lahat-lahat at luckily nakapagsabit naman ng lahat ng mga requirements para masabing kaya mo na. I used my, you know, my vacation yung which is April, May in making my PowerPoint presentations for my, you know, kasi iniisip ko na hindi ko talaga iniisip na magtatagal ang COVID. So, I just prepared na by June, magkakaroon talaga ng klase. So, during my those vacation days, nag-prepare talaga ako ng mga PowerPoints ko for my subjects. And then, yun, attended webinars. And then, until siguro nung, ano na, yung tumagal na ng tumagal at sinabi ngang October na, so parang medyo na ano ako, nalungkot na ay, hindi pala mag-o-open kaagad. So parang ano ko yung effort ko na dapat pala talaga. But anyway, for me kasi, ano, you know, proactive na, you know, hindi na ako mahihirapan, konting retouch na lang. But anyway, particular siguro sa school, lahat ng safety measures, nag-prepare ang eskwelahan. Alcohol, everything for the staff, and you know, the teaching and non-teaching personnel, lahat ng sinabi nila na yung mga dapat, may mga basahan dyan, mga wet, alcohols, mask, everything. Naging supportive naman ang division, nag-provide sila. Bawat teachers may kanya-kanyang bag of alcohols, face mask, may mga vitamins pa silang pin-provide. Ayun po, we are talking about what happened this school year 2020-2021 din po ba? Nakapag-adjust na po ba kayo, mga ma'am and sir? Tapos po, gusto ko rin po sanang malaman from you, ano po yung mga napansin nyo sa inyong mga estudyante? Nakapag-adjust na din po kaya sila? So this is all about nakapag-adjust na po ba tayo? Oo, kasi I am always willing to learn, unlearn, and relearn things in a new way. Addict ako sa training din, lalo na pag kaya doon ko nga nakilala ang Inspiradong Guru. Eh. Radio Broadcasting 101. Ako, bago ito. Salpak! So, wala akong pakialam kahit ilang trainings pa yung sabihin nyo. Pero nung eventually, sunod-sunod na, parang, alin na nga ang hindi ko pa output na tatapos? Alin niya ang ipapasa ngayon? Alin niya ang isasabit na ngayon? Pero naging sandata ko nung nagpe-prepare pa lang kami ng modules. Isa ako sa napili, may partner ako na pinagawa ng lesson exemplar ng DO sa research. And luckily, nung ibalik na si lesson exemplar, outstanding daw ang comment ni DO. So sabi ko, alam mo yung nakaka-boost ng confidence na siguro partly kaya kong ilaban itong new normal na ito. Kasi yung isinabit ko na testing pa lang, okay na sa kanila. So maaaring this will also be effective to the learners kahit na ito ay modular or online blended. Kung ano pa noon, very vague pa dati kung ano ang gagawin namin sa Division of Batangas sa in terms of education. But then yun nga, tayo naman kasi mga teachers were open to everything and anything. Diba? Para tayong sponge na kahit anong idikit sa atin, tatanggapin natin, and whether it's negative or positive, we can make things end up positively. Mag-a-adjust pa lang ako, tapos panibagong normal na naman. So, new adjustment na naman. So, for sa mga unang months, napakahirap po talaga. So, maraming adjustment. But siguro, later on, with the cooperation din po ng lahat, mga teachers, school heads, principals, and especially po yung parents po talaga. Napakalaki po talaga ng factor ng active participation po ng parent para po talaga makapag-adjust, especially po yung mga bata. Kasi sila po talaga yung kasama ng mga bata sa bahay. And sa mga bata po, talagang ang sinasabi po nila is talagang napakahirap daw po talaga ng new learning modality ngayon, especially po kasi po ako ay modular. So, ang problem po is marami po talaga ang late magpasa ng output kasi mga nagkatrabaho, mga ganun po. Kaya parang mas gusto po, sa mga nakakausap po pong parents, yun nga po, mas gusto po talaga nila ang face-to-face pa rin. Lagi nga po nagtatanong, kailan po magpa-face-to-face? Ma'am, gusto na po namin magbalik ang face-to-face. Ganun po, talagang napakalaking adjustment po talaga. Sa private, Ma'am Swiss, paano yung adjustment nyo? Sa private school.
Nagmo-modules din ba kayo? Paano ba yung delivery ng UE? Sa private school, particularly almost every day na po, starting ng April, nagmi-meet na po ang mga coordinators and kumbaga yung mga area coordinators, our academic coordinators, to find, kasi unlike sa kanila, they can have yung prepared, somebody will be working on the curriculum, and then meron silang mga writers and etc. Sa amin, we have to come up with a program that we think no, will be suitable dun sa aming department at the same time. Since we don't have any ano talaga background, so what we did was, yung April po, almost literally every day, every meet. So we are asked to present proposal. It's an alternative instructional delivery mode, framework. So kung meron po kaming 8 departments, we have 8 proposal. Nung time na nag-prepare kami, sobrang napaka-ideal. Napaka-ideal po ng aming program. Parang feeling namin, pero sobrang takot na takot kami. What will happen? Ako personally, my question is, how will I teach? I become effective. Yun talaga yung question ko eh. Na although marunong naman po tayo ng konti when it comes to yung mga presentation, etc. Pero hindi nakita talaga yung sarili ko that I will be teaching them through ano, a virtual eh. So, yun po, talagang it's a test. Ano po yun eh, parang sobrang lakasan ng loob. So we have to open in August. Walang ibang date. So, August po yan. Two months at least. So, 2 months po yun. And then, just like Ma'am Avic and the rest po, almost every day, nag-a-attend talaga kami ng webinars. Lahat ng webinars ng public school, lahat ng webinars na kikita namin, naka-ano po ako dyan, naka-register ako talaga. So, yun, when I print all the certificates, siguro more than 200 certificates po yung nakuha ko. Kasi imagine sometimes in one day, mayroon akong 3 seminars na inaatinan. Almost every day po talaga, yun yung ano. Kasi parang feeling namin, we will not be able to be, parang, hindi kami ganun ka-equipped. Hindi kami ganun ka-confident sa amin. So far po, naka-adjust na rin naman po. Ayan. Kasi napag-aralan na rin for that specific school year. Naging essential siya bilang sa part ng teacher talaga na mag-aral talaga ng todo. Hindi lang double time, triple time. Ayan. Para lang mahatid natin ng mabuti yung mga learning nila. As much as possible, ma-deliver nila para mas lalo nilang maintindihan. Ayun lang. Kaya lang, syempre, may struggles between din sa teachers, dun sa learning modalities, and then, of course, sa pupils or the learners. But, ayun nga, but buti na lang marami tayong paraan para ma-address yung mga pangangailangan nila. At thankful tayo dun sa mga yun para mas lalo nilang mapaigi at, of course, mapaigting ang kanilang learning. In times na may mga hindi sila maintindihan, always on call naman tayo mga teachers para i-approach tayo and then mag-guide natin sila ng mabuti. Ang dami na nating nakukuha na feedback from our teachers at parang nagkakaroon na tayo ng picture talaga kung ano yung school year 2020-2021. Ma'am Zell and Ma'am and Sir, gusto ko lang po sanang malaman ano po ba yung estado natin ngayon? Masasabi po ba natin na meron talaga po kayong best practice sa new normal na to? Or marami po ba kayong practices na ina-apply? Ano po yung pinaka-best practice nyo? And also po, as a teacher, paano po ba kayo hinubog nitong ano natin, itong pandemic na ito? Ano po ba yung mga learnings ninyo sa atin pong new normal education ngayon? Siguro po unahin ko na po si Ma'am Avic from Batangas. Teachers, in terms of best practice, I guess, sa panahon ngayon, yung best practices, kasi I'm very eager to learn now, yung mga sinasabi ng mga teachers natin kasama ngayon, kasi yung applicable at naging successful practice nyo sa inyong school, be it private or public, yung sinabi ni Ma'am Celeste na nahahabaan yung pasensya, oo nga, yung sinasabi ni Ma'am Zell na
on and off, nawawala yung mga estudyante. Oo nga, yung sinasabi ni Ma'am Swiss na maswerte sila kasi nga yung online nila ay okay ang connection. Dito sa Batangas, i-segue ko lang muna yung in terms of attendance, varies sa strand. Sa STEM, because I'm handling this three. Sa STEM, laging present. Mag-schedule man ako ng online class or online kumustahan. Although modular kami po, ha? Pero if there are chances na mag-online, ay ginagrab ko. Kapag okay sa mga bata, may schedule, may wifi, I do grab the opportunity. Kasi yung mga bata din mismo nagsasabi na, iba po miss, iba po ma'am, pag face-to-face, pag naririnig na ganito, kaharap, iba. So sa STEM, okay ang attendance, okay ang output, mahusay, pagod mag-check ang guro. But that's okay. Sa ABM, medyo nababawasan na. May mga factors na, may mga factors na, na beyond my control as a teacher, kahit sa pamilya, hindi rin makontrol. Lalo higit sa YUMS na strand. Ang YUMS sa aking palagay ay mas naging fighter learners / breadwinners, lahat na ng / Kasi I'm handling senior high at sa aking nakikita, through kumustahan nga, ay may mga nagtatrabaho na sa kanila. Pwede rin itong on and off the record dahil sa pandemya ay may mga nabuntis at nakabuntis na. Ang mga factors na ito ang pinipilit naming hanapan ng solusyon at makakuha kami ng best practice kasi kami ang paaralan na nag-iisang public school sa bayan at pinakamalaki siya. Lalo na ngayong pandemic na maraming mag-aaral from private schools transferred into our school. So kapag kausap ko ang mga bata, kung may chance na kakausap ko at ito ay isinusulat ko sa kanilang mga output, yung don't quit na POM. Sabi ko, ang buong bayan ngayon ay nakikialam na sa inyong edukasyon. Ang sangguniang barangay, katulong sa pag-deliver ng output at pagdadala ng module sa inyong mga barangay. Ang LGU ay katulong na rin sa lahat na mga kailangan namin. Nakakalambing agad kami sa LGU. Ang mga magulang, ang mga guro. Kumbaga, ang edukasyon, ang pag-aaral nyo ngayon ay hindi nyo na lang laban versus teacher-student. Ito ay labanan ng buong barangay. At higit kailanman, ngayon kayo hindi dapat mag-quit. Sinusulat ko sa output nila or kapag online kumustahan, sinasabi ko sa kanila at I will be ending up telling them yung last line na, it's when things seem worst that you must not quit. In terms of best practices, wala tayong masasabing best practice ngayon. Lahat ng magandang pwedeng i-apply kaya sa private yan na makukuha mo o nasa public, apply mo. Kung kailangan mong kahit kayo ay medyo risky, ay mag-home visit, gawan mo ng paraan. Virtual visit, gawan mo ng paraan. Oo, it's risky, pero alam natin, by heart yung profession natin. At kung ang sundalo ay tumatapang, lalong tumatapang pag nasusugatan, I guess tayong mga teachers, mas marami ang challenges, mas nagiging masarap ang tagumpay pag nakita natin nakatapos ang mag-aaral. Si Ma'am Jacqueline po. Ma'am Jacqueline, same question po. Paano ka po hinubog no, nitong pandemic? May mga best practices po ba? And then, how does this pandemic change you as a teacher? Yung mga learnings po natin. Okay. I agree with Ma'am Abby na talagang wala pong best practice talaga. So, as long as yung way mo ay talagang makakapag-inspire ng mga student, talagang matutulungan mo siya to grow, talagang anything na pwede mong i-apply para lang matulungan natin yung mga learning. Kasi nga, di ba teacher tayo yung pinaka-motivator, inspirator, lahat na lang tour, educator. Kasi kailangan tayo ng bata especially today. Then, natututo tayo through their experiences din eh. Magiging better tayo pag nalaman natin kung ano yung mga nararanasan ng bata para
para mas maintindihan natin sila kapag tayo yung parang pakiramdam natin, ilalagay natin yung sarili natin sa kanila. Kaya siguro, best practice din siguro na yung ating empathy and patience, na bukod sa face-to-face na kailangan talaga natin yung patient na sa mga makukulit, mas kailangan po talaga ngayon. Sa akin naman kasi as modular teacher, ang ginagawa ko kasi before I give the learning task, so kamusta muna, yung parang bago boom, kailangan muna kamusta, oh kamusta kayo, how do you feel today, share your feeling today, then after nun, I will share everyday po yun, may Bible verse po akong sinishare sa kanila. Yeah. And after giving the learning task, explaining the instruction, tapos sending pictures sa mga walang ano, then bibigay din po ako ng mga inspirational quote, motivational quote. So one time, nag-ano ako ng online kamustahan, sabi ko, how do you find me as a teacher? So, ma'am, na-touch naman ako, ma'am, na-inspire kami ma'am doon sa mga motivational quote na sinesend niyo na napakalaking tulong sa amin na kahit nasa bahay kami, wala kami katulong kasi si nani si tatay nag-work. Parang yun po ang nagiging motivation namin to continue to study. So nakaka-heartwarming po talaga. So siguro kailangan din po talaga ng love talaga. Napaka-importante po talaga ng love. Mas lalo po natin kailangan ng bigger po. Bigger love for our student. Kasi syempre po, marami po sa kanila ang napapabayaan ng mga magulang kasi kailangan pong magtrabaho. Kasi nga po, nagka-pandemic. So maraming nawalan, tapos mababawi. Tapos yung mga bata rin po, nakapansin po. Kaya nung nag-home visit po ako dito lang, na intindihan ko na, kaya pala hindi nakakapagpasa si bata kasi nagtrabaho na pala. So, kagaya nga po na sinabi ni Ma'am kanina na talagang nakakaano ng puso na malalaman mo na ang bata sa murang edad na imbis na nag-aaral, kinailangan pong magtrabaho. So, kailangan mo mag-isip ng way, ng practice kung paano mo siya tutulungan. So, nandiyan papasok yung mga intervention kasi di ba ayaw po natin may batang maiiwan, di ba? Yung pong ating ang education na no one will be left behind sa pag-aaral. So, yun po, ma'am. We interviewed some students and then asked them kasi gusto namin ibangga dun sa perception ng teachers at saka yung perception ng bata. Tignan natin kung pareho. Baka nakikita ni Ma'am Blue, nakikita nila red. Diba? Baka magkaiba tayo ng pananaw. Ngayon, isa sa sinabi nila talaga kanina is madami talaga ang struggle was not to quit. Tama, Ma'am Rich, no? Yes, na, yung baka po, kasi talagang ang dami sa kanila, yung common feeling was, ayaw na. Next year na lang. Para ayaw. Din po, Ma'am Zell, na overload sila. Yung feeling nila na si teacher, agree po ba kayo na parang si teacher is naghahabol ng grades, tapos marami pa ding adjustment na hinaharap, tapos si student, nafe-feel niya yung load of work and most of them wanted to quit na. No, sobra. Tapos ano pa po, yung I would like to ask also, kamusta ang attendance nyo? Kamusta po? Kasi sabi nila, ang dami nilang kaklase, hindi, parang nawawala na talaga, nawawala talaga. Sa akin po, personally sa mga hawak kong grade 10, 6 sections yun, hindi talaga siya pare-pareho. Yung kung attendance ang pagsususugan natin. Katulad ng sinabi kanina ni Ma'am Jack na hirap ang mga bata. Naranasan ko pong mag-home visit ng March. Yung period po ng may virtual inset po tayo, 'di ba mga ma'am? Noong time po na 'yon, March 15 to 19 yata 'yon, yung bridging the gap. So sinamantala ko po 'yon para lumubog dun sa sitwasyon ng mga bata. At kung nandito po kayo sa Maynila, kitang-kita po ninyo ang epekto talaga ng pandemic. Kung nasa province naman po siguro hindi gaano dahil dito sa Maynila talaga yung epicenter. Nakita kong totoo nga yung paghihirap as in konkretong example yung mga na-experience nila. Naroon yung napaalis sa bahay, sa nirerentahan dahil hindi na sila makapagbayad dahil na natanggal sa trabaho. Akala ko sa news ko lang siya nakikita pero nararanasan pala yun ng mga kausap natin araw-araw ng mga bata. So kung ganoon ang sitwasyon nila, paano pa sila mag-online? Yung bang iisipin mo yung sitwasyon nila, napakalaking struggle talaga. Meron sa kanilang COVID patient. Meron sa kanilang COVID suspect. So,
maliban dyan sa ginagawa nila physically na nagsusulat or nag umaatan sa mga klase, bata pa lang yung mga yan eh. So yung mga utak nila, hindi pa ganun talaga ka-equip para i-manage yung ganong klaseng sitwasyon ng mga magulang nila or as a family. Naroon yung, katulad nung sasabi ko kanina na napaalis sa nirerentahan, nakalulungkot na parang madudurog yung puso mo, makikita mo na lang na saan na sila nakatira ngayon, sa estero, sa ilalim ng tulay. So kung makikita natin yung sitwasyon nila, kung ilalagay natin yung mga mata natin sa side ng mga bata, yung kung 100% yung pangunawa mo ngayon, siguro kailangang doblehin. Kasi kung mamumuhay ka sa kung anong standard mo para sa klase mo, malamang walang matira. Malamang hindi nila kakayanin. Sa totoo lang, kung lulubog lang tayo sa sitwasyon ng mga bata. Actually, ma'am, in reality talaga, maraming first sem pa lang, marami ng bata ang gusto nang bumitiw talaga. Dahil siguro nasanay talaga sila na nandyan si teacher sa harapan nila, nag-e-explain. Pero in-explain ko din sa kanina, kagana sinabi ni Sir Bright kanina, na ang line ng teacher, we are ready to, you know, na to assist them. Ano ba talaga yung saan sila nahihirapan? Pero may ibang bata talaga na pinili na lang na teacher talagang sa antayin ko na lang face to face, pero sabi ko hindi natin alam kung kailan ang face to face. Sayang ang time nyo, wala kayong ginagawa sa bahay, so mas mabuting mag-answer kayo ng module. Anyway, yun nga yung promise na we will be more patient and talagang aantayin namin yung kanilang mga ano ba outputs na ma-submit. Yun na talang yung pang-encouragement namin sa kanila. Hindi alam kung kailan, so wag na. So what if kung longer pa, next, sabi na next na lang teacher. No, mas mabuti na ngayon kasi wala rin naman kayong gagawin. Sayang yung oras nyo. Mukhang mahaba pa ang ating laban, mga teachers. Mukhang mahaba-haba pa po ang ating lalakbayin. Ano po ba bilang mga mananaggol ng edukasyon, ano po ba yung pangako nyo sa inyong mga sarili araw-araw bilang pong mga humaharap sa mga hamon ng pandemya? Bilang isang guro, ano po ba yung inyong araw-araw na pangako sa inyong sarili para din po marinig ng ating mga ibang guro at ma-inspire din po sila? Siguro po unahin na po natin si Ma'am Suiza Almeida. Yan, good afternoon po ulit. So, ako po, in behalf of the experiences that we have in the University of the East, and of course, siguro, partly of, we share the same common experience with the private school in Manila. So, ako po, I believe that this pandemic really teaches us a lot. Hindi lang po sa mga estudyante, even sa mga guro. So, we have to remember learners are diverse. All we have to do is to create an environment or a school culture that will somehow direct the students to showcase their talents and skills. And that will create opportunity for them, no, to express themselves. Specifically now that we are in the pandemic and we have to create yung personal conversation with them so that we will be able to know what they need, what are the things that we need to improve so that the learning and yung motivation that they have, no, that they need at the moment is magpatuloy kasi we believe that in teaching we are learning, and in learning, we are also teaching. So that will be all. Good afternoon. Siguro ang sinasabi ko sa sarili ko, no, to, sa makaka-relate naman yung mga kagurong nasa DepEd, na marami tayong forms, reports to accomplish, follow-ups our students. Pero ang sinasabi ko parati sa sarili ko, I prayed for this, and this is an answered prayer, and ang parati ko na lang sinasabi, Lord, may, you know, yung sabi nga na I could touch lives. Kasi I really want to encourage students na
lalo na talaga sa public na mahirap ang buhay na through education. Doon lang talaga mababago sila. So sa akin, I only prayed na every day I could be a channel of blessings to my students. Yun yung encouragement ko sa sarili ko. Na talagang dito ako nilagay ni Lord. At dito na talaga yung, you know, I already dedicated myself and my life here sa pagtuturo. Yun yung encouragement ko sa sarili ko. Oh, thank you and good afternoon. Although sabi nga po eh, kailangan matutunan ng bata yung mga concepts. So siguro mas ano po talaga na most essential learning po siguro ng bata yung para sa akin po is yung values po talaga. Kailangan po nila na matutunan yung pagiging responsible, discipline, ayun nga po, resilience. Kasi yun ang mas kailangan nila in order to face the challenges po sa buhay nila. So I'm thankful naman po kay God na kahit medyo quiet ako, na I already succeed. Masasabi ko nakasucceed kasi nakalipas na rin po yung 1 year na eto pa rin po, malusog pa rin po, hindi pa rin po nagkakasakit. Siguro with continuous prayer, binabantayan din po ako ni God na kailangan ka ng marami, kaya kailangan mo maging malusog. Kasi syempre po, sa ating environment ngayon, kailangan po talaga natin na protektahan natin yung health. And yun nga po, siguro, bilang teacher, kailangan din natin matuto, explore more. Siyempre, lalo po ako, hindi po ako techie. So, kailangan ko talaga matuto, mag-aral, mag-explore, mag-learn. At para po, kung ano man po yung matutunan ko, may share ko rin po dun sa mga bata. Siyempre po, kailangan po talaga ng love. Yung po talaga, kailangan po talaga ngayon ng mas maraming love ng mga bata kasi kailangan, hindi nila nararamdaman through face-to-face. So, mahirap ipadama yung through sa chat lang. So, yung simple siguro ng pangangusta, napakalaking bagay na po yun sa mga bata. So, siguro yun din kailangan ko rin i-continue yun na to grow personally and professionally para na rin po sa mga bata. Okay, so para po dito sa school year na ito, siguro ang masasabi ko ay ayan, pinaglayo tayo parang ano, pinaglayo tayo ng pandemic na ito, pero yan, pinaglayo ng pandemic, lumawak yung mga spaces, dumami yung mga puwang sa pagitan ng bawat isa, lalong-lalo na sa teacher-student relationship. Pero pinalitan naman ito ng ano, ng mas matibay na bond sa pagitan ng itong dalawang entities na to, kung saan halos maging 24/7 na yung communication, okay lang yun. Although nakakapagod, pero isa lang yun na manifestation na nagre-reach out ang bawat isa. So, kumoconnect kahit malalayo. So, para sa akin, gusto kong ipagpatuloy yun. So, kung meron man akong nais ipagpatuloy pa rin ngayong school year na ito, siguro sa mga danas na nitong nakaraan, ay mas maging ano tayo. Ayan, magpatuloy pa rin sa pag-reach out, pag-extend ng sarili, give more, sing more, ayan, sing more and pray more. Dahil naniniwala naman talaga ako na siguro pati halos lahat siguro ng mga teachers, kailangan nating maniwala na walang software na maaaring pumalit kay teacher. Walang app na pwedeng pumalit sa isang guro na may puso at gustong ipagpatuloy ang pagkatuto ng mga bata. Truly po talaga na learning or teaching has no barrier or distance talaga po para sa atin. Napaparaanan po natin at nabibigyan po natin ng magandang paraan upang lalo natin mas ma-intimately ma-deliver yung mga learning natin sa mga bata. Sabi ko nga, no retreat, no surrender. Sabi, palaban tayo mga guro kasi tayo yung mga frontliners, sabi ko, ng education talaga. Kaya sabi ko, it's okay na magkaroon ng mistake. Of course, from that mistake, you'll be able to gain and of course, to learn from it so that by next time, we can do better. Ayan. So, sabi nga nila, di po ba, na mistakes are proof that we are trying. Okay? Therefore, that we are striving hard. We are doing something. Sabi ko nga, pag may gusto tayo daw magawa sa isang bagay, kinakailangan may gawin tayo na hindi pa natin nagagawa. And from there, may miracles, may kakaibang bagay na mangyayari. Okay, that's po. Kaya tapos sabi ko nga doon sa mga estudyante ko, dito sa learning ko sa virtual, sana paglabas nyo or pagka-end lang ko, sana may matutunan kayo. Ayoko na aalis kayo nito sa screen na wala kayo natutunan kasi tatanungin kayo, especially ng mga parents ninyo, kung anong natutunan nyo.
sana nasasabi niyo kahit papaano may natutunan kayo kahit katitin. Sabi ko, when you reach the top, sabi ko, be ready at the bottom of again of the next level. So sabi ko, sa bawat paghihirap paglalaban natin, napapagtagumpayan natin, pero hindi nagtatapos doon kasi may susunod pang level na mas mahirap na dapat natin paghandaan at pagtagumpayan. So truly, sabi ko nga, kinakailangan natin na maging versatile sa lahat ng pagkakataon, maka-adapt sa changing environment, maging aware sa paligid at kung anumang updates, and of course, be positive thinkers always. Kaya po sabi ko, laban lang mga kaguro kasi sa kaunting lakad natin hakbang, may pagbabago, may nababago, at may natututunan tayo bawat araw. Na-share ko kasi kay Ma'am Grace last year na my husband passed away. And so, I guess yung kaya kong sabihin, higit kanino man ngayon ay, yung mensahe ko ay, babangon ako at haharapin ang bawat araw na punong-puno ng pag-asa. Higit sa anumang panahon, ngayon tayo dapat maging willing to learn. Maging open tayo sa lahat ng kailangan nating matutunan. Kung kinakailangan yung mga natutunan ay i-unlearn para sa mas makaka-adapt na knowledge sa ngayon, gawin natin. Sa ating mga kapwa inspiradong guro, let us continuously live up to and be living examples of the word inspirado. Manatili tayong inspirado at inspirasyon, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng mga tao, nakikita man natin personally, sa virtual man, lahat ng ating nakakasalamuha, matagal man o hindi. Wala naman tayong kailangang patunayan bilang mga guro, dahil marami na tayong nalampasan at marami na tayong napagtagumpayan. Pero ipakita nating magtatagumpay ang edukasyon, anuman ang sitwasyon. Laban lang, dahil sa bawat nating laban, ang Diyos ay naroon para sa bawat tagumpay. Maraming maraming salamat talaga kasi na-inspire talaga kami sa inyo. Ako, for one, kasi wala ako sa frontline. Eh, hindi ko nararamdaman yung mga visits nyo, hindi ko ginagawa, nag-check ng mga modules nyo. At nakikita ko pa lang po yung ginagawa ng mga teachers, mga kaibigan ko sa DepEd, si Ma'am Gretchen. Hindi ko matarok kung paano nyo nagagawa, no? Kung hindi, mahal nyo lang din talaga. Okay! Salamat! Bye-bye po! Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Noong ako'y nag-aaral pa, masayang-masaya ko pag graduation day na. Ang araw ng aking pagtatapos ay isa sa pinakamasaya, pinakamaligayang araw ng aking buhay. Siyempre pa, tatanggap ako ng medalya, matutuwa ang aking mga magulang at siyempre, bakasyon na. Nung ako'y naging guro, nakita ko, napagtanto kung gaano ito pinaghahandaan ng eskwelahan. Naalala ko pa, noong ako ay nasa isang paaralan, ang aking principal o yung head of school namin, 2 months bago ang graduation, dapat prepared na. Sa unang buwan, kailangan nakalakabit na yung tarpaulin, naka-order na ng mga bulaklak, at yung mga upuan na gagamitin ay bilang na. 1 month bago mag-graduation, nagpa-practice na kami ng pagmarcha, at lahat ng magsisipag-salita o magbibigay ng kanilang speech ay kailangan ma-practice na. Ganoon katindi ang aming paghahanda. Siyempre, may mga i-invite ang principal or head na mga bisita, politiko, mga kapwa, guro, at ibang heads of school. Dapat hindi siya mapahiya. Ngunit ano pa man ang dahilan kung bakit tayo naghahanda sa pagtatapos o sa graduation, isa lang ang punto, isa lang ang bottom line ng lahat ng ito. Ito ay ang ating masayang pagdiriwang dahil ang ating mga estudyante ay nagtapos na nga. Sila ay handa na para sa
panibagong hamon ng edukasyon. Sila ay handa na upang harapin ang mas mahirap na level ng pag-aaral. Alam nyo, marami sa atin ang gusto ng mga pagtatapos. You know, we like endings, like sa teleserye, sa telenovela. Syempre, we always hope for the best ending, the joyous ending. Bakit? Syempre, ito yung culminating. Ito natin masasabi na nagtagumpay tayo. At kasama nito, ang pag-recognize natin, hindi lang sa mga may honors, hindi lang sa mga nagtagumpay, kundi syempre, isang malaking encouragement para sa mga iba na hindi naman ganoon naging best ang performance, na may chance pa din sa susunod. We all want to be recognized during a graduation, syempre. At dahil dito, binibigyan natin ng honors and awards yung mga estudyante natin. Alam nyo ba na sa Bible ay may nabanggit tungkol sa isang pagtatapos? From Matthew chapter 25, verse 1 to 13, this is called the parable of the 10 virgins. Ito ay tungkol sa 10 dalaga at hinihintay nila ang lalaking ikakasal. Sabi sa Bible, ito ay paghahaling tulad ng paghahari ng Diyos. Ang 10 dalaga ay kumakatawan sa simbahan at ang lalaking ikakasal ay kumakatawan naman sa ating Panginoon. Ngayon, balik tayo sa kwento. Ang 10 dalaga ay nagdala ng tig-isang lampara. At syempre, dahil matalino yung 5 sa kanila, nagdala siya or nagdala sila ng extra na oil para sa lamp. Samantalang yung ibang 5 ay relax-relax lang, chillax lang na pumunta doon sa tagpuan para sa lalaking ikakasal na hindi handa. Ngayon, natagalan yung pagdating ng lalaking ikakasal. At medyo gabing-gabi na siya dumating, sabihin natin. At nagising na nga ang lahat. Samantalang sumigaw ang tagapamahala na nandiyan na yung lalaking ikakasal, mabilis na tumayo at gumising ng 10. Napansin ng 5 hindi handa na kulang na ang oil sa kanilang lamp. Humingi sila dun sa 5 na naghanda. Sabi naman itong 5 naghanda, kung ibibigay ko ito sa iyo, kahit sa iyo o sa akin ay hindi na ito sasapat. Mabuti pang tumakbo kayo at bumili sa pinakamalapit na tindahan. At gayon nga ang ginawa ng 5 dalagang hindi handa. Ngunit sa kanilang pagbalik, ay nakapasok na ng piging ang lalaking ikakasal. Hindi na nila ito naabutan. Isinara na ang pinto at wala nang papasok. Nagmakaawa sila at kumatok. Sabi nila, papasukin niyo ko, papasukin niyo kami. Ang tugon ng lalaking ikakasal, sabi sa Matthew chapter 25, verse 12 to 13, but he replied, I tell you the truth, I don't know you. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour. Sa makabilang sabi, itinanggi sila ng lalaking ikakasal at hindi na nga pinapasok sa piging. Ang kwentong ito sa Matthew chapter 5 ay kwento kung paano ang lahat sa atin ay naghihintay ng ending. Ang tanong, handa ba tayo sa ending? Tayo ba ay napagod maghintay tulad ng 5 babae na napagod sa mga gawain maaari, nabagot, nawala ng pananampalataya, sa bandang huli, dinatna ng Panginoon na hindi handa?
Nais ng Panginoon na anuman ang pagdaanan natin sa ating buhay habang tayo'y naghihintay sa Kanya dahil naniniwala tayong Siya'y muling babalik, makita Niya ang ating katapatan sa Kanya, na ginagawa natin ang tungkulin natin bilang isang guro, bilang isang ina, bilang isang Kristiyano na nananampalataya sa ating Panginoon. Matagal man ang ating paghahanda, matagal man ang ating paghihintay, tiyak na Siya'y darating. Maaabutan ka ba Niyang handa? Maaabutan ka ba Niyang nananampalataya? Sana, oo. Maaaring napapagod ka na nga, kaguro, sa mga preparations na ating ginagawa para sa pagtatapos ng school year na ito. Maraming hinihinging reports, marami ding dapat gawin na forms. But there's no other way to give a beautiful ending to this school year but to be prepared. And we know our preparations sometimes will not be perfect. There will be mistakes, there will be problems and challenges. But the best thing is we prepared. And so, magiging prepared din tayo sa mga dapat na solusyonan na problema dahil tayo ay naghanda. Let me pray for you, kaibigang guro. Alam mo, ilang araw na lang magtatapos na ang ating pasukan. Hindi pa man bakasyon ang marami sa atin dahil may mga ihahabol pa na reports. You know that our Lord God is the best ending na hinihintay natin sa ating buhay. He will come and hopefully makita niya tayong faithful. At sana ngayon pa lang ma-practice na natin yung faithfulness na yon sa ating Panginoon by also being faithful to our calling as a teacher and to all these preparations na ginagawa natin for the ending of the school year. Lord, we know that You are with us in every walk that we do. Panginoon, kasama ka namin simula sa umpisa hanggang katapusan. And Lord, ang pangako mo po sa amin ay hindi mo kami iiwan ni kalilimutan lamang. Lord, sa mga kapaguran, sa mga stress na nararanasan po ng aking mga kaibigang guro, Panginoon, Ikaw na po ang pumawi nito at bigyan mo po kami ng tunay na hope, Lord God, that all these sufferings sa aming personal life and all the challenges sa aming workplace ay mag-i-end din po. We believe, Lord, that this is not our permanent destinations. Lord, our goal in life, our permanent destination, Lord God, is to be with You forever, to be with You in eternity. And Lord, You have promised in the Bible that You will come back for us and You will reign again in this world. And Lord, gusto mo na that day, when that time happened, You will meet us. You will found us faithfully doing our calling to You. Panginoon, it is best to be always prepared because sabi mo nga, we don't know the time. We don't know the hour. Lord, we put our faith to You because You hold the time. You are present in all time. And because You are great, You are magnificent, You are amazing God, we can trust in You, Lord. Lord, thank You. In Jesus' name we pray. Amen.
Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin ulit ngayong linggo sa isa na naman pong edisyon ng Inspiradong Guro. Sa ngalan po ni Ma'am Gretchen Nocos at sa ating pong kasama sa station, si Sir June Apinado at si Sir Mon Diaz, at ang ating mga naging panauhin, ang ating mga sariling Inspiradong Guro. Maraming maraming salamat po. Ako po si Ma'am Zel Mike, isang linggo na naman po ng Inspiradong Pagtuturo sa inyong lahat. See you next week! Narinig mo ang Inspiradong Pagtalakay ni Teacher Zycel Mike at Teacher Gretchen Nocos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184, o magkomento sa aming Facebook page sa CARE 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.